High tide sa lungsod ng Maynila ngayon. Kaya ang mahirap na kalagayan ng mga nakatira sa ilalim ng tulay na ito, lalong humihirap pa. Makikiraan lang ho, ha? Makikiraan lang. Baha po, sir. Baha ba? Gano'ng kataas? Mga ilan po nakatira dito? Marami po. Marami po dyan sa loob at sa mahilera pa po pag ano, mga nakasabit lang po sa tulay. Nay, bahay niyo po yan? Dito po kayo nakatira. Ilan po kayo dito? Bali, dalawang anak ko po sa pinagawa. Apat. Dito po sa taas, may iba nang nakatira dyan? Opo, may-ari po ng bahay niyo po. Ito po ba, may binabayaran pa kayo dito? Meron po. May upa pa to? Opo, 500. 500? Ama? Sa madilim, mapanganib, at maruming espasyong ito, nagsisiksikan ang mga walang ibang mapuntahan. Bakit po dito kayo pumunta? Dito lang ang may lugar na saan. Nagtulang naman. Pero kalunos-lunos man ang sitwasyon, sumisibol pa rin ang mga pangarap. Recognition ngayon. Graduation ni Baby. Darumi po yung award niya eh. Anong nakuha niyang award? Yung good sports, saka fortune kid, saka achiever po. Achiever? Achiever? Opo. Oba. Galing ah. Oo. Anong gagawin mo ngayon para mag-celebrate? Oh, wala. Bahay lang, papahinga lang. Karapatan ng bawat isa sa atin ang magkaroon ng disenteng bahay. Mayaman man po o mahirap, kailangan po talaga ang bahay. Pero sa Pilipinas, malayo pa ito sa katotohanan. Tapos pag gusto mong mag-CR, saan ka nag-CR? Yan na rin, sa cutting. Sa halip, nadaragdagan pa ang milyong-milyong nakatira sa gulagulanit ng mga tahanan. Buti ho na titiis niyo. Wala tayong magagawa eh. Huwag nang matirahan. Paanong tutuldukan ang lumalalang problema? Para kayong nagmamagic, sir. Malitang budget pero maabot yung backlog. At paano namang nagpupursige ang mga napag-iiwanan? Para sa mga anak ko, unang-una kong iniisip, karahan. Kasi dito, walang kasiguraduhan. Papasok na sana sa trabaho si Tatay Arvin. Isang construction worker sa Mandaue, Cebu. Pero ayaw siyang paalisin ng bunsong anak na si Tricheline. May sakit ang 2 taong gulang na bata. Okay, gatas.
May sakit siya, nahihirapan ng ano, parang mabigat din sa kalooban kong iwanan. Pero kailangan ko pa rin talagang pumasok dahil sa pang-araw-araw na may pangangailangan, iiwan ko na lang ito muna sa ano, kapitbahay namin para makapagtrabaho ako. Kung okay lang din sa bata na iiwan ko siya. Call? 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 Hindi ko trabaho. Sa daera mo, balik lang ko na. Balik kong tara ka di aron, ha? Ha? Balik ra sa papa. Sabay na, ha? Huwag na ko, ha? Pahilo po niya ikaw, tatay, ha? Inatatay. Masakit man sa damdamin, sumabak na sa mabigat na trabaho si Arvin. Nagsisimula na rin ang araw ng iba pang mga pamilya sa CICC o Cebu International Convention Center, isang nabubulok na gusali na naging tirahan na ng mga informal settler. Ang college student na si Jandy, 4 na taon na rito. Nasanay na raw sila na mabuhay sa ganitong kalagayan. Ilan ba kayo nakatira dito sa ano, sa space na ito? Dito po, isa po kaming pamilya. Tapos may isang pamilya po rin sa likod. Hmm. Sa kilid rin meron po. Dahil dito po yung lola ko. Tapos sa kabila may tita rin po ako. Oo. Mga 5 pong pamilya kami. So ito, kusina na ito? Opo, dito po nagluluto po. Si mama. May itong maliit na lamesa po talaga na ito. Ito, ano to? Parang ito yung, liguan na? Opo, liguan, labahan. Mm. Dito na rin po yung CR namin. Hindi nga lang po siya exclusive. May plywood po kami na pantakip. Ganun po, wala po talaga. Privacy, walang privacy. Tapos dito sa likod? Ah, kalsada na po yun, highway sir. Na, no? Opo. So, sanay ka na sa ingay ng mga sasakyan. Opo. Lalo na po pag online class, sila po talaga yung distorbo. Walang tigil, no? At kahit maliit ang kanilang lugar, ang dog lover na si Jandy, nakuha pang mag-alaga ng 12 aso. In 2019 nang magkaroon ng malaking sunog sa dating tinitirhan nila Jandy sa Barangay Tipolo, Mandawi. Hindi ko po talaga inaakala na lalaki po talaga yung sunog. Hanggang po nagkagulo na po, nagka-stampid na po. Yung mga tao, hala, takbuhan po sila hanggang sa makalusot. Bahala pong magkadapa sila. Nasunog ang komunidad na tinitirhan nila Jandy noong 2019. Hindi ko po talaga inaakala na lalaki po talaga yung sunog. Hanggang po nagkagulo na po, nagka-stampid na po. Yung mga tao, hala, takbuhan po sila hanggang sa makalusot. Bahala po magkadapa sila. Hanggang yung mga aso po namin, sabi po nga ng nanay ko, iwan mo na dyan. Yan siya nga, hindi po mabuhay. May buhay po sila. Kasi sabi po talaga ni mama nga, iwan mo na dyan yung sarili mo, yung unahin mo. Sabi ko, hindi ko po sila alaga lang.
sa isang iglap. Nagbago raw ang buhay nila Jandy. Ang mga nasunugan, pinatuloy muna sa CICC, na nooy naging official na evacuation center na ng lungsod. Hanggang ngayon po, hindi po ako komportable. Sabi ko, Lord, paano ba to? Kailangan kong tulungan yung pamilya ko. Walang-wala po kami. Back to zero ang lahat. Pero imbis na panghinaan ang loob, porsigido si Jandy na makapagtapos, magtrabaho, at makapagpundar ng sariling tahanan. Mayaman man po o mahirap, kailangan po talaga ang bahay. Itinayo noong 2006 ang CICC bilang venue ng 12th ASEAN Summit. Mahigit 800 million pesos ang ginastos para sa gusali. Kini ang itsura karon sa building sa Cebu International Convention Center nga gitukod alang sa ASEAN Summit ni atong 2007. Noong 2013, napinsala ito ng Bohol earthquake at ng bagyong Yolanda. At mula noon, hindi na ito ipinaayos hanggang sa nabulok na lamang. Binili ang CICC ng lokal na pamahalaan ng Mandaue mula sa Cebu Provincial Government noong 2016. Kitang-kita mo sa itsura ng lugar na ito na idinisenyo talaga siya para sa mga malalaki tsaka mahalagang mga pagtitipon. Pero ngayon, kung kita nyo, talagang basag-basag yung mga bintana, sira na yung kisame, napakadumi, may mga patay na daga pa. Kaya hindi mo maiwasan isipin, parang sayang. Sayang yung ginastos dito na pwede pa sanang mapakinabangan. Lalo na ng mga nakatira dito ngayon na walang disenteng mga tahanan. Kinahapunan, muling nakapiling ni Tatay Arvin si Tricia Lynn. Sa ngayon, makahihinga na ng maluwag ang ama. Tuwing nasa trabaho kasi, lagi raw siyang nag-aalala para sa anak. Para sa mga anak ko, unang-una kong iniisip, tirahan. Kasi dito, walang kasiguraduhan eh. Dating nagtrabaho sa Saudi si Arvin, pero bumalik din ang Pilipinas matapos ang 4 na taon. Nagtitiis daw sila sa CICC dahil nasa lungsod ang mga trabaho. Kasi kung nandun kami sa probinsya, yung hanap buhay namin malayo eh. Nandito yung hanap buhay namin, patayo lang kami basta ganito, kubol. Tapos nagbabayad lang kami ng ilaw, ganun lang. Habang lumalalim ang kwentuhan, naintindihan ko na rin kung bakit si Tatay Arvin lang ang nag-aalaga sa bunso ngayon.